Isang magandang araw po sa ating lahat. Christopher B. Albino po, kulong guro ng paaralang elementarya ng San Isidro. Sampu po ng mga guro at magulang ng aming paaralan ay karangalan po namin na ihatid po sa inyo ang aming mga pagsisikap para sa kapakanan ng mga batang Sidro sa lungsod ng San Jose del Monte na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral kahit sa panahon ng pandemya. At ito po ang Simulation of Modular Distance Learning para po sa mga mag-aaral ng grade 6. Kaugnay po sa atas ng ating kagawaran, amin pong isinagawa ang remote enrollment sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga magulang na mga mag-aaral gamit ang cellphone, text messaging, FB Messenger at FB page. Sa mga hindi po naabot sa mga nabanggit na pamamaraan ay sa pamamagitan po ng kiosk o drop box na amin pong inilagay sa mga piling lugar tulad ng barangay hall at ilang purok upang doon sila kumuha ng Learner's Enrollment Survey Form o LESF at doon rin nila isasauli. Habang patuloy ang proseso ng pagpapatala, ay ginagawa na rin ang retrieval at consolidation ng LESF. Real-time, gamit ang Google Sheet na pangunahing gawain ni Binibining Rosalie B. Antonio, School ICT Coordinator. Katuwang po si Binibining Rochel Bello, School Disaster Risk Reduction Management Coordinator, at iba pang mga guro. Mula po sa nalikom at nalagom na datos mula sa LESF, ay nakabuo po ng isang klase para sa simulation si Ginoong Ryan De Los Santos, Teacher 3, kung saan ay mayroon siyang 10 batang lalaki at 15 batang babae na may kabuuang bilang na 25 mag-aaral. Mula pa rin sa datos na nalikom ay nakabuo si Ginoong De Los Santos ng profile of learners, kung saan nakasaad dito ang pangalan ng mga mag-aaral, kapanganakan, tirahan, pangalan ng magulang o tagapangalaga, paano sila matatawagan at uri ng koneksyon ng internet. Batay po sa learner's profile, amin pong napag-alaman na may dalawang mag-aaral na walang smartphone. Mayroon naman siyang dalawang mag-aaral na may malakas na koneksyon ng internet. At 21 ang mahina ang connectivity. Sa mas malalim na pakipag-ugnayan sa mga magulang, ay napag-alaman na may mga magulang na hindi kaya makapaglaan ng oras para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil sila ay naghahanap buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, at may alagaing sanggol. Sa pakikipag-ugnayan po natin sa ating punong barangay Marte Makatangay at mga agawad nito ay ating ipinaalam ang tatahakin ng ating paaralan batay sa Learning Continuity Plan. Inilatag din natin ang mga nakikitang mga balakid at hamon sa pagpapatupad nito. Naging maaga po ang pagtugon ng barangay at sanggaw ni ang kabataan sa pangungunan ni SK Chairman Urban Dan Katakutan ay tinanggap nila na maging bahagi ng Project Hatid Dunong Drive sa pangunguna ng ating division office na nagsusulong ng kaisipang volunteerismo para maglingkod bilang mga para-teachers. Batid naman po nating lahat na ang pamayanan ng San Isidro ay salat sa kakayahang teknolohiyang pangkomunikasyon. Kaya naman po sa pahintulot ng ating barangay ay isinagawa po natin ang isang orientasyon sa mga magulang na mga mag-aaral na kalahok sa simulation na naaayon sa pamantayan ng Department of Health, IATF at ng ating lokal na pamahalaan. Ngayon po ay malugod po naming ipinakikilala ang Project School Instructions Delivery at Home o Project SID at Home bilang pamamaraan kung paano isasagawa ang modular distance learning na naayon sa konteksto ng aming pamayanan. Tampok po sa proyektong ito ang mga sumusunod: Learning Modules at Learning Packets, Teacher's Weekly Plan and Reflection, Parents Guide and Reflection,
learner's progress checklist, learning support group, kumustahan sa bahay-bahay, isang non-threatening na pamamaraan ng monitoring and evaluation ng proyekto at learning progress. Kasama rin dito, siyempre, ang health, safety, and security protocols. Nagsagawa rin po tayo ng inventory of learning resources at nakapag-harvest po tayo ng ilang mga supplementary learning materials at nakapag-download at develop ng mga modules at activity sheets batay sa most essential learning skills, MELCs, para sa isang linggong learning cycle. Atin din pong sinisiguro na malinis at walang kontaminasyon ang mga learning modules bago ito ipamahagi sa ating mga minamahal na mag-aaral. July 13, 2020, araw po ng Lunes, ay sinimulan po ang pamamahagi ng mga modules sa mga sumusunod na pamamaraan. Maaaring kunin ito ng mga magulang sa paaralan kung sila ay nakatira malapit dito. Sa mga hindi makakapunta, ay ito po ay hinahatid sa mga piling lugar tulad ng barangay hall at bawat purok leaders bilang mga distribution at retrieval areas. Kung may kalayuan po ang kanilang tirahan tulad ng mga bandang Likaw-Likaw at bandang Karahumi, ito ay inihahatid ng mga ng personal, no, sa pamamagitan ng hatid dunong. Sa paggamit po ng mga modules ng mga mag-aaral ay hindi po magkakaparehas. Mayroon pong gumugugol ng isa't kalahating oras hanggang 2 oras sa pag-aaral gamit ang module. So depende po ito sa kanilang bilis, matagal na po ang 3 oras. Wala rin po silang tiyak na oras kung anong oras sila magsisimula. Sa tulong po ng kanilang mga magulang o tagapangalaga, ay maayos naman po nilang naisasagawa ang mga learning activities tulad po ng pag-eksperimento sa science. Kung sila ay nahihirapan at may hindi maunawaan, ay mayroon silang group chat na matatanungan kung saan nakaantabay ang kanilang mga guro para tumugon. Sa mga walang connection o gadgets, nariyan naman po ang kanilang mga kuya para teachers na malapit sa kanila para tumulong. At pagsapit po ng Biyernes ay isa sa uli na ang mga modules at ito ay papalitan ng mga bagong aralin. At tuwing Sabado naman ay ang paglalaan ng oras para sa kanilang mga learning reflection. Bahagi po ng Project Seed ang kumustahan sa bahay-bahay. Isang pamaraan para ma-monitor po ang learning progress ng mga mag-aaral pagdating sa modular distance learning. Bahagi po ng kumustahan sa bahay-bahay ang home visitation ng mga guro, ang random monitoring po ng school head, at ang monitoring din po ng division office. So ito po ay sama-samang pagkilos at paggalaw para po matiyak na naihahatid ng maayos at angkop ang edukasyon para sa mga batang sidro. Nagsagawa rin po tayo ng focus group discussion o FGD bilang bahagi po ng simulation, ang pagpulso sa mga saloobin ng ating mga mag-aaral, magulang, guro at ng buong pamayanan kung katanggap-tanggap po ba ang ating pamaraang napili upang ipagpatuloy ng kanilang mga anak ang pag-aaral sa panahon ng pandemya. Ilan po sa mga pangunahing usapin na ipinahayag sa FGD ay ang mga sumusunod. Nariyan po yung availability po ng barangay service, pag-schedule po ng klase sa bahay, educational status po ng mga magulang, yung problema sa komunikasyon, kawalan ng mga gamit ng mga guro at mga mag-aaral, no? Pagdating sa teknolohiya, tulad ng laptop, tablet. So nariyan din po, mahina din po yung internet connectivity. So tinitingnan din po natin yung monitoring of learning progress. At saka yung takot po ng mga magulang na baka yung module na kanilang tinatanggap ay kontaminado. Iminungkahi po nila na palakasin po ang proyekto ng hatid dunong. Bigyan din pansin yung tinatawag na
parents week plan, no, learning week plan ng mga magulang para magabayan nila ng maayos ang kanilang mga anak. Tignan din po yung ano, yung assignment ng para teachers para sa mga learners po na nangangailangan ng guro. Binigyan din pansin yung ano, sanitation sa pamamagitan ng pagdadagdag ng additional UV lights and sanitation materials. At siyempre, naalam din po yung provision for communication allowance ng mga teachers. Patuloy po na pagpapalakas ng home visit, chat group, at saka text messaging for monitoring and learning progress. Nakita rin naman po sa FGD yung mga magagandang nagawa ng proyekto, ng Project SEED. So tulad po ng Strategic Module Distribution and Replenishment Kiosk, Orientation with the Parents, yung Hatid Dunong Project in partnership with SK Scholars, yung Kumustahan sa Bahay-Bahay, no? Talagang inaabangan nila yan, nakabantay sila dyan. Yung learning support group, no, malaking tulong po ito para sa pag-aaral ng mga estudyante kapag nahihirapan na sila. Yung barangay supports po, napakalaki po, no, katulad po ng pagbibigay po nila ng mga supplies, no, sa ating production ng mga modules. At siyempre yung pinakakabuuan, yung collaboration at teamwork po ng mga guro, ng mga magulang at ng buong pamamayanan para maitawid po ang ating pong Project SEED. At para po sa ibang detalye na hindi ko po naikwento sa inyo, panoorin po natin ang video na ito. Nakakatuwa. Kasi itong pong pangyayaring ito na nangyari sa San Isidro, ito kanilang pagiging isang pilot testing ano sa ating modular distance learning. Nakita ko po talaga yung pagkusumikap ng mga guro. At lagi kami nag-uusap ni Sir Chris kung ano yung mga strategies, ano yung mga dapat gawin para maibigay yung module sa mga magulang. So, pagkatapos po ng kanilang pag-aaral ng mga batang ito, ay ang ginawa ko po ay nagkandak ako ng interview. Tinawagan ko yung mga magulang at tinanong ko kung kinumusta ko kung ano ba yung mga kaganapan patungkol dito sa kanilang modular distance learning. So, ang unang tanong ko, nakausap ko po ay si Mrs. Manansala. Unang tanong ko sa kanya, Mrs., paano naibigay sa inyo yung mga modules? Ang sagot niya sa akin, Ma'am, yung mga teachers po nag-house to house. Talaga po sila nagpunta sa bahay namin para ibigay yung modules na iyon. Sabi ko, nakakatuwa naman, ano, talaga nag-house to house yung mga teachers. And then, ang follow-up question ko, nung nabasa niyo po yung module, ano, paano niyo po natutulungan yung inyong mga anak patungkol po sa mga aralin dito? Ang nakakatuwa ang sagot niya, kagaya po ng sagot nito, ano, ni Mrs. Lorenzo. Ang sagot niya sa akin, Ma'am, ang ginawa ko po ay inaral ko muna yung modules. Pinag-aralan ko muna, binasa ko muna. So, nung binasa ko na siya, nung binigay ko sa anak ko, kahit pa paano po, alam ko na kung paano yung gagawin. So, ang paano po question ko, paano po halimbawa, misis, na hindi niyo po naiintindihan yung nandun po sa modules, ano po ang ginagawa ninyo para maibigay niyo po yung tamang sagot o yung tamang pagpapaliwanag sa mga anak ninyo? Ang sagot po sa akin, alam mo ma'am, natutuwa po ako sa mga teachers sa San Isidro kasi sila po ay pag tinawagan ko, 24/7 available sila. Hindi mo mararamdaman na busy sila at i-entertain kanila kung ano yung mga tanong na hindi po namin naiintindihan doon po sa module na yon. So, nakakatuwa, ano? Tapos ang follow-up question ko pa, ilang oras po, misis, ang binibigay niyong oras para ang bata ay inyong pong matulungan sa kanila pong modules? Ang sagot sa akin ng isang magulang, Aba ma'am, wala na po akong time para sa bahay. Ang ginagawa ko po talaga ay ako na po talaga ang nag-aaral. Mas marami na po kaming oras na pag-aaral patungkol po dun sa module na yon. So, ang last na tanong ko,
Eh, paano naman po natin ito maibabalik sa mga teachers? Ano po ba ang naging usapan ninyo para maibalik itong mga modules na ito? Ang sagot sa akin ng magulang. Ang usapan po namin, ma'am, pagka po meron po kaming deadline, meron kaming araw kung kailan po sila babalik para po ito'y makuha nila. At meron din pong araw, halimbawa, kung kami man po ay wala sa bahay, pwede po namin itong dalhin doon sa school kasi malapit na naman po kami doon sa paaralan. So, doon ako masyado, ako talaga na overwhelm sa kagalakan doon sa ginagawa ng mga teachers na talagang nagbibigay sila ng effort sa ating mga magulang at sa ating mga estudyante. Kasi alam naman po natin na ang San Isidro, ang lugar po ng San Isidro, ay talagang napakalayo at talaga namang napakahirap ng internet access. Pag tinatawag ako nga si Sir Chris, talaga ang hirap talaga ng communication. Pero ang kagandahan nito ay magiging epektibo talaga yung ating modules na ibibigay sa kanila at sa tulong ng mga magulang, nagkakaroon ng matinding bonding. Nakikita natin ngayon yung talagang yung responsibilidad ng mga magulang patungkol sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So, nagpapasalamat ako doon. At doon sa mga teachers, especially sa ating school head, kay Sir Chris, congratulations. Ako, I will support you all the way. Ano man yung maitutulong ko, talagang andyan na naman ako lagi na sa inyong likod. At tayo-tayo, sama-sama tayo, sulong edukalidad. Good day everyone. My name is Ryan Pedilis Santos of San Isidro Elementary School. So today I just want to share with you my experience during the simulation demonstration of modality of learning of our school, which is modular learning. Mahirap siya, yes, but it's worth it. Why? Yan. Mahirap siya kasi kailangan mo ng communication. Since ito nga isang distance learning at ang kailangan mag-aral ay ang bata kasama ang kanyang mga guardians. So, para mapadali sa part ng mga magulang, yung pag-aaral ng mga lesson kasama ng kanilang mga anak kasi they need to guide them. Okay. I create group of pupils who have FB account or para naman makapagtanong sila about doon sa mga modules na kanilang gagawin. But then, hindi naman lahat mayroong mga may magandang network signal. Okay. So, ang ginawa ko on the third day, I did physical monitoring doon sa mga area na kung saan kailangan talaga na mga bata may check kung kamusta ba yung kanilang modular activity, kung sila kung nasusundan ba nila yung kanilang yung mga instruction doon sa modules. Unang pong tanong, mga ilang oras po ang inilaan ng inyong anak sa pag-aaral po sa modular learning? Sa isang subject, 2 oras. Minsan sa isang subject din, sa kalahati, kailangan kasi may pahingi. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng ano agad. Kasi may gawaing bahay, pinasasama din sa gawaing bahay. Kailangan 2 oras, o kaya sa kalahati. Kasi naglaan si Sir Ryan ng isang GC, dun po kami nagtatanong kung ano, kung hindi naman po. Dun sa isang pakilala namin na dun din po nagtatanong. So, sa ngayon po, ano po sa palagay nyo ang mga naging suliranin o problema po base po sa pag-aaral ng modular learning? Mahirap, pero dapat kayanin kasi para makaiwas yung bata sa virus. Katulad niya, may baby po ako. Tapos, gawain bahay, nasasama po siya sa gawain bahay. Naglalaan po talaga ng oras para sa bata. Para din kasi kanila yun sa amin. Makaiwas din po talaga sa bayan. Okay. And base po doon sa modular learning, meron po ba kayo pwede ma-recommenda na pwede po mga activities para po mas mapadali sa part niya at sa bata po yung araling? Sa akin kasi wala Kasi opo alam ko lang sa loob na ng bahay. Kung ano lang talaga sir, kasi matututunan talaga kasi kailangan din naman po kasi na lang ng bahay. Siguro malaking bagay kahit pa paano yung
may ibang tao na pwede na pagtatanong. Oo, yun talaga sir, yung pagtatanong. Tapos, laking bagay din sa GC kasi doon sa lagay. Kasi naging open naman yung mga tanong doon. Nakakayaman sir. Sa una po, nahirapan ako kasi it's different from face-to-face learning. Na andyan ang teacher, explanation first before answer. But all of a sudden na habang binabasa ko na siya, nakita ko na parang kaharap ko din si teacher. Because in module may explanation, pero binabasa mo ito before I go sa answer sheet. So on that case, naging madali po sa akin.